The word of God is the gateway to the world of wealth. The word of God is a gateway to the world of wealth. Ito ang sinabi ng isang mangaral na si Crefo Dollar. Ang sabi dito, ang salita daw ng Diyos, ang paraan para yumaman or yumaman ka sa mundo ng kayamanan. Noong 2015, nakaranas si Crefo Dollar ng isang krisitismo dahil sa isang video campaign niya. Ang nasabing video ay tumagal ng 5 minuto at ang laman ng video ay nanghihingi siya ng tig $300 para makabili sila ng, or yung church nila, ng isang private jet na nagkakahalaga ng $65 million. Dahil dito, ang video na to ay nakaranas ng matinding hindi pagsang-ayon at sa karamihan, at nakaranas din ito ng kritisismo at dumating sa punto na nagbigay na rin ng komento ang CNN. Yung CNN po ay isang news network. At dahil dito, ang ginawa ng simbahan ni Crefo Dollar ay binura nila ang video. Dito naman sa Pilipinas, 2 months ago may pumutok na issue tungkol sa isang pastor na nagde-demand ng isang Ford Raptor. Alam po natin yun, no? Yung Ford Raptor, yung sakyan. Ito po ay, sa aking pagkakaalam, ito po ay nagkakalaga ng humigit kumulang na 2 million or yung pinakamura nito ay 1.8 million. Ayon sa isang kumakalat na post sa isang miyembro ng simbahan na to, ito daw ay dinemand ng mismong pastor nila para sa kanyang birthday. At dahil dito, ang mga miyembro nila ay, of course, naging kawawa dahil sila mismo yung nagbabayad ng monthly ng sakyan na to. Marahil, madaming miyembro ay nakaranas ng kagutuman dahil dito. No? Hindi biro ang monthly nito. So, sa aking palagay, ang nagre-range ang monthly ng Raptor or Ford Raptor is around 35 to 50,000 monthly. No? At isa sa mga sikat na linyahan nila, mga mangaral na to, ay it will base the size of your faith and your love towards God kung gaano kalaki ang amount na ibibigay mo. Familiar? Ha? Huh? Ito ay obviously na mali. No? Dahil patuloy nilang binubulag ang mga miyembro ng isang simbahan. Marahil madami na tayo narinig ng ganitong mga istorya na ang mga lobo ay nagtatago sa likod ng pulpito at ginagamit ang pangalan ng Diyos. Kaya naman naging masama ang tingin ng ibang tao sa pangalan ng Diyos dahil sa mga ganitong mga tigapagturo tulad ni Crefo Dollar. Pangalan pa lang. No. Crefo Dollar. Kaya naman, ang mga ibang Kristiyano ay nagkakaroon ng maling motibo sa pagbibigay. Yung iba naman, ayaw na magbigay kasi ayaw nilang maloko. Dahil yung iba, ang tingin ay nagiging negosyo ang isang simbahan. Nalala ko yung sabi ng tatay ko, lahat naman ng simbahan, pare-pareho. Puro business lang din naman yan. So, ganun yung epekto ng mga maling pananaw at maling motibo sa pagbibigay sa isang simbahan. Para naman sa mga mangaral, may mali din ang motibo sa pagtuturo at meron din namang ibang mangaral na alam na nila na sensitibo ang ganitong paksa. Alam nila na may maling nagtuturo ng ganito, ngunit ang mali ay di nila tinuturo
tungkol sa pagbibigay. Dapat natin maintindihan na mali ang mangaral ng mali at mali din ang hindi magturo kahit alam mo ang katotohanan. Ngayon, ngayong linggo na to, this is the last Sunday of the month, tama ba? At sa buong buwan na to, sa morning preaching, pinag-aralan natin at naintindihan natin ang unang-unang linggo pinag-aral natin tungkol sa biblical stewardship at kung gaano kahalaga ito. Pinag-aralan din natin sa pangalawang linggo yung stewardship of time. Kung gaano kahalaga yung oras. Stewardship of talent and gifts. Last week, pinag-aralan natin yun. Last Sunday na tinuro po ng ating pastor. At ngayon naman po, ay itong umaga na to is stewardship of finance and resources. Bilang isang Kristiyano na pinagkatiwalaan ng Diyos sa pangsalaping pamamaraan, paano nga ba dapat natin ito gamitin sa pagpapalawak ng ebanghelyo ng Diyos at kung paano nga ba ang dapat gawin natin dito sa ikakalwalhati ng Diyos. Kaya ang magiging paksa natin ngayong umaga ay sensitibo, ngunit tinawag tayo ng Diyos na alamin ang katotohanan ng pagbibigay. Dapat magkaroon tayo ng katapangan at kagustuhan na alamin ang katotohanan ayon sa salita ng Panginoon patungkol sa pagbibigay. Ang pamagat po ng preaching ko ngayong umaga ay the delight of God in giving with gladness. The delight of God in giving with gladness. Kaya inayayan ko pa kayong tumayo at basahin po natin ang ating teksto ngayong umaga. Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verses 8 to 7, tapos tatalon po tayo ng verse 11, and tatalon po tayo ng verse 15. Again, 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 8, and then 11, and then 15. Ito po ang salita ng Diyos. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat inibig ng Diyos ang nagbigay ng masaya. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Verse 11, na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandang loob na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Verse 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kalooban. Tayo po'y panandili ang manalangin. Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa grasya mo, Panginoon, for this opportunity, Panginoon, na kami ay makapakinig, kami ay makapag-aral, Panginoon. I pray na itago niyo ako sa iyong likuran, Panginoon. Kayo po ang makita sa pagtuturo na to, Panginoon. I pray for wisdom and knowledge, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung nai makakupo. Ang nabasa po natin ay ang salita ng Diyos sa kabanata 8 to 9 ng 2 Corinthians. Ang pinapatungkulan ng kabanatang ito ay tungkol sa biyaya ng pagbibigay ng grace of giving. Sa kabanata 7 naman ay pinatutungkulan ay repentance or pagsisisi. Sa kabanata 10, ang pinatutungkulan ay apostleship ni Jesus.
So, alalahin natin kung ang gusto natin ay topic sa giving, ano yung pinakamagandang pwede nating mabuksan sa ating Biblia ay yung 2 Corinthians chapter 8 or 9. Ngayon, sa Kabanata 8, ang konteksto nito ay gusto ni Apostle Paul na magbigay ng tulong sa isang Inglesya na ang pangalan ay Jerusalem Church na nakakaranas ng kagutuman. Ang urge ni Paul ay tumulong sa simbahan tulad ng Corinto. Tulungan ang mga kapatid o simbahan na nangailangan. Sa Kabanata 8, an example ni Paul ang Macedonia Church. Ang Macedonia Church, hindi sila mayaman. Ngunit, actually, sira ang Macedonia Church ay mas mahirap pa sa Corinto. Ngunit, sabi ni Paul, sila ay mas mayaman sa pagtulong. Kahit na hindi ganun, kahit medyo naghihirap sila, sila ay mayaman sa pagtulong. At sa Kabanata 9, dito pinagpatuloy ni Paul na encourage na tumulong sa mga believer for the kingdom cause. For the kingdom cause. Ngayon, bago natin ituloy, nais ko munang sagutin ang isa kong masasabi na isang sensitibo na tanong tungkol sa pagbibigay. No? Ang tanong ay, totoo ba na pinagpapala ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kayusan? Totoo ba na pinagpapala ng Diyos ang nagbibigay ng may kayusan? Marahil sa sagot nito ay medyo masusurprise kayo dahil most of us ay nanggaling sa charismatic churches na ang tinuturo ay iba, no? Pero sa tanong na tinanong ko kanina, ang sagot ay oo. Pinagpapala ng Diyos ang nagbibigay ng may kayusan. Nag-provide ng Diyos ng financial and material na pangailangan sa may mga tama or may maayos na pagbibigay. Ngunit, ito ang kasinulungan or kasinungalingan na sinasabi ng mga false teachers patungkol sa pagbibigay. Unang-una, yayaman ka pagka nagbigay ka. No? At ito pa, magbigay kayo at yayaman kayo or magbigay kayo at di na kayo mamamroblema financially. Okay. Sound familiar, no, sa atin lahat. Tanong, katunog ba siya sa Kabanata 9? Ang sagot ay hindi. Hindi ganon ang sinasabi ni Apostle Paul. Ang gustong diin or idiin ng Diyos dito sa verse 8, ang sabi doon, palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Dito makita natin na ang focus ng Diyos, kaya siya nagbabalik sa mga nagbibigay ng tama ay para sa ikakalago ng gawain ng Diyos. Kaya nagbabalik ng Diyos sa mga maayos magbigay ay para sa ikakalago ng gawain ng Diyos. Ang pagkakaiba ng false teachers kay Paul ay ito. Ang false teachers, ang sinasabi ng false teachers ay magbigay ka para makakabig ka. No? Magbigay ka para makakabig ka. Ayun ang sinasabi ng mga false teachers. Ang sinasabi ni Paul ay magbigay ka para lalo kang makapagbigay. Malaking difference. Ulitin ko, ang sabi ng mga false teachers, magbigay ka para makakabig ka. Sabi ni Paul, magbigay ka para makapagbigay ka pa. Ang isa pang mali ay pag nagbigay ka ay parang yung balik sa'yo ay supernatural.
Parang may magic bigla. Yung wala kang ginagawa, tapos biglang nagkakaroon ka ng pera sa bulsa. Usually, narinig natin ito sa mga testimony ng charismatic churches. Diba? Ang mga usualing kwento nila or testimony nila, quote-unquote, na last na pera na nila yon nung nagbigay sila, pero after a while, nagkakaroon sila ng pera sa bulsa pampagas. Diba? Supernatural. Yung Malakay 3:10-11, ito yung madalas na ginagamit sa giving. Diba? Sinasabi dito na bubuksan ng bintana ng langit, bubuhos ang pagpapala at hindi masisira ang bunga ng iyong lupa o mga tanim nila. Pasin natin yung dulo. Ang sinabi, hindi masisira ang bunga ng iyong lupa o mga tanim nila. Mga tanim nila. May word na tanim. Ibig sabihin, ang konteksto nito, nagtrabaho pa rin. Nagtanim sila eh. So meron silang inani. No? Nagkaroon ng bunga. Kasi meron silang ginawa. Anong ginawa nila? Nagtanim sila. Hindi supernatural. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pangailangan natin. Para tayo makapaglingkod sa layunin ng Diyos sa kanyang mga inglesya or simbahan. Sa text sa verse 7, sabi dito, tinawag tayo ng bawat isa para makapagbigay. Tinawag tayo na bawat isa para makapagbigay. So, hindi ito group works. Hindi ito parang sa school na by group ang gawain. No? Ito ay tungkulin ng bawat isa at ang motibo dapat sa pagbibigay ay makita natin sa verse 7. Ang sabi dito, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ngayon, kung Kristiyano ka, ang gusto natin ay ma-please si God. Ma-please si God sa ginagawa natin at gagawin natin. Kaya ang mensahe ko ngayong araw na to o ngayong umaga na to na gusto nating makuha ay ang Diyos ang nagagalak or ang Diyos ay nagagalak sa masayang pagbibigay para tustusan ang pangailangan sa lokal ni Inglesia. Ang Diyos ay nagagalak sa masayang pagbibigay para tustusin ang pangailangan sa lokal na Inglesia. Kung pansinin ninyo, ang tinitignan ng Diyos ay ating mga puso. Hindi niya tinitignan kung magkano ang ibibigay natin or binibigay natin. At dahil dito, sinasagot ang mga problema sa maling intindi ng pagbibigay. Unang problema, yung iba binibigay lahat. Kung anong laman ng wallet, binibigay lahat. Bakit? Kasi iniisip nila na pag binigay lahat ay masisiyahan ng Diyos. Kahit wala ka ng pamasahe pa uwi, maglalakad ka na lang pa uwi. Eh, ang bahay mo, Antipolo. Maglalakad ka na lang from Caloocan. No? Kasi ang tingin nila ay masisiyahan ng Diyos kahit wala silang pagkain o pangkain ng pamilya nila. Dapat natin maintindihan dito na hindi natutuwa or naglo-glorify ang Diyos kung ginugutom natin ang ating sariling pamilya. Kasi iniisip natin na pag nagbigay o nabigay tayo, ito ay ikakatuwa ng Panginoon. Again, hindi nagbe-base ang Diyos sa laki ng binibigay mo, kundi nagbe-base ang Diyos sa iyong puso. Pangalawang problema, sa kabilang banda naman, yung iba iniisip na hindi tatanggapin ng Panginoon kasi barya lang yung meron ako. Hindi daw tatanggapin ng Diyos kasi 5 pesos or 10 pesos lang ang meron ako para sa offering or pagbibigay. Muli, sa dalawang problemang nabanggit ko,
Ang punot dulo nito ay tinitignan natin yung laki or liit ng ating pagbibigay. Ngunit, ang Diyos, iba ang tinitignan. Ang tinitignan niya ay ating mga puso sa pagbibigay. Walang pakialam ng Diyos sa mga laman ng wallet or bulsa natin. Wala siyang pakialam sa bank account mo. Ang pakialam ng Diyos ay ang puso mo, yung motibo mo. Ang pakialam ng Diyos ay malabanan natin ang kasakiman, malabanan natin ang pagmamahal natin sa pera. Ang gusto ng Diyos ay lumago tayo sa biyaya ng pagbibigay. Bilang isang simbahan, dapat tayo ay bukas palad at magalak at may galak na nagbibigay sa mga pangangailangan ng ating simbahan, ganoon din para sa ating mga kapatid. Pero ito ang tanong na sasagutin natin. Ano ang itsura ng masayang pagbibigay? Ano nga ba ang itsura ng masayang pagbibigay? Ibig sabihin ba, pagka pupunta ka sa box habang naglalakad, eh nakasmile ka? No? Nakasmile ka para magmukha kang masaya? Ganun ba yung itsura para hindi magmukhang malungkot? Para hindi magmukhang kuripot, kailangan nakasmile? Ganun ba yung itsura ng masayang pagbibigay? Hindi. Meron tayong dalawang itsura ng cheerful giver or masayang nagbibigay. Ang una ay pagbibigay na pinaghahandaan gamit ang isipan. Again, una ay pagbibigay na pinaghahandaan gamit ang isipan. Pangalawa, ang pagbibigay na kusang loob at taos puso. Pagbibigay na kusang loob at taos puso. Una, tignan natin yung unang punto ngayong umaga. Una is ang pagbibigay na pinaghahandaan gamit ang isipan. Sabi sa verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Sinasabi dito na lahat ay dapat magbigay. Ngunit kung magbibigay kayo, ay dapat na pagdesisyonan na ninyo kung magkano ang iyong ibibigay. Ibig sabihin, bago pa dumating yung offering or yung time ng offering, alam na ninyo kung magkano ang ibibigay mo. Napaghahandaan na ninyo, na-compute na ninyo kung magkano yung ibibigay para hindi nawagulat. Ang kabaliktaran nito ay yung pagbibigay ng biglaan. Baka bigla kang magulat na may offering pala pag Sunday. Every Sunday natin yung ginagawa. So dapat hindi tayo doon na bibigla. Ha? Ang tinuturo dito ay ang Kristiyanong pagbibigay ay matalinong pinag-iisipan. Ang Kristiyanong pagbibigay ay matalinong pinag-iisipan. Pag masaya yung pagbibigay, dapat kasama yung isipan natin. Pag masaya yung pagbibigay, dapat kasama yung isipan natin. Ano yung greatest commandment natin bilang isang Kristiyano? Ang sabi ni Jesus, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isipan, at lakas. Kasama yung isipan, kasama yung pagmamahal natin sa Diyos na i-apply mo ngayon sa pagbibigay. Parang pag bumili ka ng cellphone or bahay, di ba? No? Ano yung una mong iisipin pagka meron kang bibili na isang gamit na hindi mura, no? Ang una mong isipin kung kasya ba yung budget mo doon. Di ba? Pangalawa, kung magkano, alamin mo kung magkano yung cellphone, magkano yung bahay. Kasi itatali mo kung kasya ba sa budget mo. At of course, kung anong gusto mong cellphone. Ba? Ngayon, minsan nagdidepende sa budget natin. Kahit gusto mo ng iPhone 14, kung ang budget mo ay pang 3210. So wala kang magagawa doon, no? Ngunit
ang importante doon ay yung pinag-iisipan natin, pinaghahandaan natin, hindi pa bigla-bigla. Ibig sabihin, pinagpaplanuhan ng mabuti. Bakit kailangan pagplanuhan? Bakit kailangan pag-isipan? Kasi ayaw nating ma-short. Ayaw nating magutom yung mga pamilya natin. May iPhone 14 ka nga ngayon, pero yung pamilya mo, ang ulam, mantika, tsaka asin. Diba? Hindi nakaka-glorify yun sa Panginoon. No? Ang hamon sa atin ay mag-ingat sa pabigla-biglang pagbibigay. Dahil hindi pakialam ng Diyos nang basta lang makapagbigay ka. Ang gusto ng Diyos ay yung paraan ng pagbibigay mo. Take note. Ang gusto ng Diyos ay yung paraan ng pagbibigay mo. At yung masayang pagbibigay ay yung pinaghandaan mo. Merong isang krimen or yung modus operandi, kung tawagin ay budol. Familiar, budol. For sure, ito ay madalas or narinig na ninyo dati yung salitang budol. Lalo na sa mga misis natin. Pagpapunta pa lang sa counter, isa yung hawak. Pero pag nasa counter na, isang basket pa lang hawak. Diba? So, RJ, may experience mo rin to. Okay? So, dito, ang ginagawa nila ay hindi nila hinayaan ang mga biktima nila na makapag-isip. Ayun yung technique sa budol. Hindi nila hinahayaan na yung mga biktima nila ay makapag-isip, parating nilang minamadali. Kaya magugulat na lang sila, nawawalan na lang yung mga gamit nila. Kinokontrol yung kanilang isipan sa madaling pagbibigay. Diba? Sa minamadali yung kanilang isipan para hindi sila maging aware sa nangyayari. Ngayon, tanungin ko kayo, gusto ba ng Diyos na budulin ka? Gusto ba ng Diyos na budulin ka? Nung sinulat ba ni Paul, eto, sinabi ba niya, huwag ka na mag-isip, basta magbigay ka lang. Kabaliktaran ang sinabi ni Paul. Ang Panginoon ay inutusan kanya na pag-isipan mo, pagplanuhan mo, i-process mo sa isipan mo ang iyong ibibigay. Ngayon, baka may magtanong or may magtanong sa inyo, ano nga ba yung practical na aplikasyon dito sa pagbibigay ng may kaayusan? Paano ba ako magbigay ng matalino? Una, huwag kang magdesisyon kung magkano ang ibibigay mo sa araw mismo ng pananambahan. Pwede mo itong gawin para sa matalinong pagbibigay. Dapat Lunes pa lang, Monday pa lang, alam mo na yung kung magkano ang ibibigay mo sa Linggo, sa offering. I-compute mo na yung ibibigay mo pagdating ng sahod mo or yung ng allowance pagdating sa mga students. Kayo at kayo mag-iisip, magdesisyon kung magkano ang ibibigay ninyo. Hindi lang para magpasikat kung magkano ibibigay natin, no? Ang importante, again, is yung ikakalugod ng Panginoon. Dito, kailangan nating maintindihan na pinagkatiwalaan tayo or pinagkatiwalaan sa atin ng Diyos. Tinawag niya tayo upang tigapag-alaga ng kanyang ng blessing ng or ng biyaya na binigay niya o steward ng mga blessings na pinuprovide ng Panginoon in terms of finances and resources.
Totoo na pagmamay-ari natin iyan. Pero ang pinakamay-ari ng mga resources natin ay ang Diyos. Totoo na nagamit natin ito sa kasiyahan. Ngunit dahil Kristiyano tayo, meron kang matalino sa na talino na gamitin ito sa ikakalwalhati ng Panginoon. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Magkano ang ibibigay ko para sa gawain ng Ebanghelyo? Magkano ang ibibigay ko para sa gawain ng Ebanghelyo? Para sa mga miyembro ng simbahang ito, dapat tayo ay intensyon na nagbibigay. Dapat intensyon yung pagbibigay natin. Pangalawa, dapat regular at sadya ang pagbibigay natin. Dapat regular at sadya ang pagbibigay natin. At ang pangatlo, dapat pinag-iisipan. Dapat binabudget. Binabudget natin sa isang tahanan ang ibibigay na atin sa Diyos. Ngayon, habang gusto ng Diyos ang ginagamit natin ang ating isipan sa pagbibigay, gusto rin niya na gamitin natin ang ating puso sa pagbibigay. Kaya sa ating pangalawang punto, ang pagbibigay na kusang loob na taos puso. Pagbibigay na kusang loob na taos puso. Sabi sa verse 17 ulit, hindi mabigat sa kalooban o dalan ng pangangailangan. Ibig sabihin, pag masaya ka, nagbibigay na pag masaya kang nagbibigay, hindi ka napipilitan. Pag masaya kang nagbibigay, hindi ka napipilitan. Tignan natin yung Jerusalem. Sa mga panahon na to, ay sinalot sila. Nawala ng trabaho yung mga Kristiyano dahil sa salot. Pero ang sabi ni Paul, magbigay pa rin. Kahit na sinalot na sila, ang sabi ni Paul, magbigay pa rin. Ito yung twist. Magbigay ng hindi napipilitan. Paano ka magbibigay ng hindi napipilitan? Diba? Kung ikaw mismo yung nakaranas ng salot. Kung ikaw mismo yung nakaranas ng paghihirap, paano ka magbibigay? Ang tinuturo sa atin ng Diyos ay dapat magbigay tayo ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ayon sa ikakalwalhati ng Panginoon. Kung makita natin, this is urgent na makapagbigay sila, pero dapat hindi napipilitan. Kasi kailangan nilang makatulong agad. Kasi walang makain yung mga Kristiyano sa time na yon. Ang pakialam ni Paul dito ay hindi lang basta makapagbigay sila. Ang pakialam dito ni Paul ay yung disposition nila ay tama. Ang pagbibigay ng may kagalakan ay may pagkukusa. At ito ay nakakalugod sa Diyos. Sino na dito yung nakasakay sa LRT? Or familiar sa tren? Alam yung tren? Yung maandar. Okay. No. Kung noon, ewan ko lang ngayon, no? Noon kasi, meron parating nakaabang sa window. Di ba? May parating nakaabang na kuya or ate na may hawak na donation box. Di ba? Usually, ang napapansin ko minsan, Red Cross or yung iba pang mga company, no? Na ang sinasabi nila sa'yo habang nagbabayad ka ng ticket, eh meron silang sinasabi na humingi sila ng suporta. Diba? Na yung sukli mo, baka pwedeng ibigay na lang doon sa donation box. Dahil ikaw naman, medyo nahihiya ka sa sumunod sa'yo, binibigay mo naman yung sukli. Kahit na medyo sakto lang yung pamasahe mo. Diba? Ang naging masaya lang dito ay si Kuya at si Ate.
Dahil sila yung nahingi ng tulong. Bakit? Kasi hindi ito intentional na gagawin mo. Hindi mo to sinasadya na magbibigay ka. Ang motivation mo lang kaya ka nagbibigay kasi nahihiya ka. Ha? At hindi ito voluntary. Ang nais kong makita natin dito ay ang Diyos ay hindi charity worker. Ang Diyos ay hindi charity worker na ang pakialam lang ay mapuno yung donation box. In fact, wala siyang pakialam sa pera mo. Ang pakialam ng Diyos ay yung puso mo. Ano bang laman ng puso mo sa pagbibigay? Ang Kristiyanong pagbibigay ay pinagdedesisyonan ng may kalayaan. Ang Kristiyanong pagbibigay ay pinagdedesisyonan ng may kalayaan. Dahil Kristiyano ka na, mas ginugusto mo yung kagustuhan ng Panginoon. Kailangan nating maintindihan na ang Diyos ay hindi hold-upper na may baril at ipopoint niya yung gun niya sa ulo mo at hingin yung pera mo o yung mga gamit mo. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay hindi hold-upper na hingin lahat ng meron ka na gamit. At ang Diyos ay kahit kailan hindi nang hingi. Dahil siya ang Diyos ng mga Diyos at ari ng mga hari. Hindi niya kailangan kung anong meron sa iyo. Hindi niya kailangan yung mga binibigay mo. Ang gusto lang ng Diyos ay makita yung puso mo sa kagalakan ng pagbibigay. At kung meron man pagkakataon na napilitan kang magbigay sa Panginoon, ito ay kailangan nating hingi ng tawad. Humingi ka ng kapatawaran at magsisi ka sa kung paano mo tignan ang Panginoon. Ang target ng Diyos ay ang puso natin, hindi yung bulsa o laman ng wallet natin. Hindi niya tinitignan yung laman ng bulsa mo. Hindi niya tinitignan, tulad ng sabi ko kanina, hindi niya tinitignan yung laman ng savings mo o ng bangko mo. At kung, again, at kung sakaling dumating man yung point na nagbibigay ka dahil napipilitan ka, kailangan nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Ganun din sa loob ng simbahan. Hindi dapat natin pinipilit yung mga kapatid natin sa pagbibigay. Dapat walang sapilitan. Pwede natin silang pwede natin silang palalahanan pero wag natin silang pilitin. Ang sabi ni A.W. Pink, si A.W. Pink ay isang mangaral sa kasaysayan, isa sa mga sinulat niyang libro, ang sabi niya dito sa Tagalog, hindi siya nagtatagalog, na-translate ko na lang sa Tagalog, kung lahat daw ng miyembro ay nagbibigay kahit sa maliit na Inglesya na may 10 kalalakihan ay makakatayo na mag-isa. Kung lahat daw ng miyembro ay magbibigay kahit sa maliit na Inglesya tulad nito na may 10 kalalakihan or miyembro ay ang simbahan ay makakatayo mag-isa. At kung faithful ang miyembro ng Inglesya ay hindi na kailangan mangutang ng simbahan. Hindi na rin kailangan gumamit ng gimmick ng simbahan para magkapera at madalas natin itong at madalas doon tayo nahuhulog. Yung sa church na pinanggalingan namin, yung simbahan namin may every Sunday na event para makalikom ng salapi. Diba? Pero yung event na yon hindi naman talaga siya for evangelism.
Hindi ko kahit kailan nakita nung nabuksan yung aking mga mata sa ano katotohanan, hindi pala talaga siya evangelism. Ito pala ay ang punto lang pala nito, ang motivasyon nito ay para makalikom ng salapi. Yung iba namang church ay meron nagsusupport. Di ba? Yung kaya may mother church, yung mother church nila sa ibang bansa, nagsusupport dito sa Pilipinas. Kaya ang hamon sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang parte ng simbahan na to, ay maging faithful tayo sa pagbibigay. Hindi mo kailangan kumpletuhin yung 12 mo para dumami, at ang motivasyon para dumami, para mas malaki yung malikom na salapi. Yung mga bagay na yon o yung mga simbahan na ganun, ay hindi pinapagana dahil sa salita ng Diyos. Pinapagana ng simbahan na yun dahil sa maling motivasyon. Ang motivasyon nila ay para makalikom ng salapi, para magkaroon ng malaking sahod yung pastor na kayang paaralin yung mga anak nila sa malaking eskwelahan, para magkaroon ng Ford Raptor na obligahin yung mga miyembro na magbayad. Nalala ko lang, sabi dun sa open letter na yon sa miyembro, na yung monthly daw na pangbayad dun sa sakyan ay sa pilitang kinukuha sa mga miyembro. Na yung mga miyembro ay hindi naman ganun kaya yaman. Just imagine that. Yung hirap ka na i-provide sa pamilya mo, yung pagkain, yung pag-aaral ng mga anak mo, tapos pipilitin ka ng isang simbahan para sa demand ng isang pastor, para bayaran yung sakyan na gusto niya, na luho niya, yung mga miyembro naghihirap. Ang utos ng Diyos ay maging tapat sa pagbibigay. Hindi gawing negosyo o gumawa ng gimmick ang simbahan para makilikom ng salapi. Minsan ginagamit yung talent ng miyembro. Naalala ko tuloy, sabi ng dati kong pastor, dahil marunong mag-gitara, magawa ka ng, ano tawag doon? Yung clinic sa pag-gitara para madaming umattend. Tapos mas madami din syempre yung mag-donate or mag-o-offering. Maling motibasyon. Ano ang makapag-motivate sa atin sa masayang pagbibigay? Ano ang makapag-motivate sa atin sa masayang pagbibigay? Ang sagot diyan ay nasa verse 15 na binasa natin. Ang sabi doon, salamat sa Diyos dahil sa Kanyang di mailarawang kalooban. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang di mailarawang kalooban. Kung itutuloy po natin ang pagbabasa sa next chapter, which is chapter 9, medyo may parang kakaiba. Kasi yung mga nasa Corinto na naniniwala sa Diyos, ay sila yung tinatawag para magbigay. Tapos sa dulo, biglang nagpasalamat si Paul sa Diyos. Biglang nagpasalamat si Paul sa Diyos sa pagbibigay nila or niya. Ano ba ang sinasabi ni Paul dito? Ang tinutukoy ni Paul dito ay gospel. Ang tinutukoy niya ay ang Panginoong Jesus. Ang ebanghelyo ay katibayan na ang Diyos ay isang mapagbigay na Diyos. Para sa kapatawaran ng kasalanan mo, para sa walang hanggang buhay. Para burahin lahat ng kasalanan mo. Para maligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Anong binigay ng Diyos para sa atin? Ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Para mamatay sa kasalanan mo
at mabuhay naman muli pagkatapos ng tatlong araw. Binigay ng Diyos ang kanyang anak nang hindi napipilitan, nang walang sama ng loob. Kaya we cannot outgive God. We cannot outgive God. Kapag tinawag ka ng Diyos para maging mapagbigay, dapat maging katulad natin siya. Kaya tinawag ka ng Diyos para maging mapagbigay, kasi ang Diyos ay di madamot. Kaya tinawag ka ng Diyos para maging mapagbigay, kasi ang Diyos ay hindi madamot. Hindi mapagmahal sa pera, hindi sakim ang Diyos. Ngayon, kung hindi ka pa Kristiyano at di ka pa membro ng simbahang ito, marahil bisita ka pa lamang, nais kong sabihin sa'yo ito. Hindi namin gusto yung pera mo. Hindi ka namin invite dito kasi mukhang big fish. Gusto kong makita mo na hindi ka in-invite ng kung sino man nag-invite sa'yo ng member ng simbahan na to, hindi dahil meron kang malaking mayambag na pera or offering sa simbahan na to. Ang gusto namin ay ibigay mo ang gusto namin na ibigay mo ay ibigay mo ang iyong kasalanan sa harap ng Diyos. Kailangan mong magsisi. Lumapit sa Diyos dahil nagbigay na ang Diyos ng kanyang anak para sa kasalanan natin. At bilang pagtatapos, nais kong tumatak sa puso't isipan natin to. Magbigay tayo kasi una siyang nagbigay. Magbigay tayo kasi ang unang nagbigay ay ang Diyos. At ang binigay niya ay di natin kayang tumbasan at walang makakatumbas. Dahil ang binigay niya ay kanyang anak. Ang kanyang bugtong na anak. Meron bang halaga ng pera ito? Meron bang katumbas na pera ang binigay ng Diyos? Meron bang maitutumbas na halaga ang ebanghelyo? Ang sagot ay wala. Kaya magbigay tayo kasi ang unang nagbigay ay ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, dahil binuksan nyo ang aming puso't isipan, Panginoon, sa usaping pagbibigay, Panginoon. Ito ay sensitibo, Panginoon, ngunit naniniwala kami bilang isang Kristiyano at bilang parte ng simbahan na to, ay dapat namin itong malaman, dapat namin itong mapag-aralan, Panginoon. Ano nga ba ang tamang pagbibigay? Ano nga ba dapat ang tamang motibasyon sa pagbibigay? Ang panalangin ko po, Panginoon, ay maging tapat kami dito. Naway maiwaksin namin yung mga pangsariling kagustuhan namin, yung pangsariling kaisipan namin, Panginoon. Ang panalangin ko po, Panginoon, ay matuto kaming magbigay ng may kagalakan, matuto kaming magbigay ng may kasiyahan, Panginoon, ng pinag-iisipan, Panginoon. Naibuksan nyo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, sa mga bagay na to, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon. Maraming salamat sa iyong grasya, Panginoon. Ito ang aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.